Hello mga kol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ngayon meron tayong ipakita na unit, so DA17V 4x4 manual transmission, RO6E engine, PVT 12 valve. Ayan, so check natin kung ano yung setup nito at magkano yung presyo sa ganitong setup. Ayan, so makita natin yung kulay ng ating unit is color beige. Ayan, so meron tayong nilagay dito na kinulayan natin ng black. Ayan, so wrinkle color yung nilagay natin para mas maganda. So meron siyang logo na Suzuki. Ayan, so makita din natin dito mga call, meron tayong solid bumper sa harap. Then ito yung kanyang plate number. Then makita natin sa ilalim is meron po siyang stone guard. Yan po yung kanyang stone guard dyan. Yan din dito, makita din natin dito is meron siyang fog lamp. So yung kagandahan nitong fog lamp na to is meron siyang park light at saka signal light. So pakita natin yan. So ito dito is fog lamp, din ito yung signal light at saka park light. Ayan, so uha natin o yung park light natin para makita natin. So park light, ayan, so yan po yung park light natin. So pakita natin dito, yan, yan po yung kanyang park light o. Then ayan, so naka LED na po yan. So meron din tayong ilaw dito sa ating grills para mas visible po yung unit natin lalo na sa gabi. So tingnan natin yung hazard para makita natin. Hazard switch, yan po yung hazard switch natin. Ayan, so yan o. So palipat-lipat po siya from orange and white. Ayan, so dito naman sa gitna, so kailawin natin yung fog lamp natin para mas kita natin. Ayan, uy, ito pa lang yung fog lamp. Ayan, so yan po yung fog lamp, naka angel eye. Ayan o, milaw. So yan, so yan na po yung mga bagong labas natin na fog lamp sa ating mga unit. So yan, fully tinted din to mga call, makita natin. Ayan, naka fully tinted din. Dito meron tayong customized na fender, naka wrinkle pin pa rin. Ayan, so mga na, hindi na dati tulad na ng dati. So yung gagawin natin, so kaya natin sa budget, ganitong kulay na yung lahat na fender natin. Ayan, so signature natin to. Ayan, lifted din to mga call ng 2 inches. Ayan, so naka mud terrain tire. So Porsche yung gamit natin. So yung size niya is 165x80 R13. So ito yung mugs na napili ng ating customer. So napaka ganda po mga call. Ayan, so dito makita natin, dito rin mga call is auto fold din to and retractable. Ayan, so kompleto po siya sa rain visor. Ayan, kinulayan natin ng black yung gitna. Then makita natin meron siyang Japan original na roof carrier sa itaas. Ayan, so kinulayan natin ng black yung mga door handle natin. Ayan, dito rin makita natin, ito is black din na wrinkle paint yung gamit natin. Napakaangas po yan. So kita din natin dito, kinulayan natin yung brake drum niya. So yan, so mud terrain, Porsche yung brand. So dito naman sa likuran meron siyang spoiler. So itong original na mga D17B is wala po siyang spoiler. So nilagyan natin ng spoiler dyan. Then dito makita natin meron siyang ladder. So napaka ganda po niyan. So dito sa likuran meron tayong third light. Yan po yung ating third light. Then ito yung washer natin sa likuran. Then wiper. Yung meron tayong Suzuki emblem. Yan. So ito rin, ito yung ating signal light, brake light and tail light, park light, sorry. Then reverse light dito sa white. Then ito, ito yung solid bumper na ginawa natin kasi balak ng mangyari is meron siyang gagawing bracket para sa kanyang hamok dito. So sila na yung bahala mag bracketing.
Ayan, so dito rin makita natin meron tayong plate holder para hindi ma-bend yung plaka natin. Tapos dito meron tayong dalawang camera. So yung isang camera is sa dash cam, yung isang camera is sa ating stereo. Ayan, so dito naman check natin. Ayan, so dito sa likuran mga kal, makita natin naka VIP ceiling po tayo. Ayan, so yan po yung VIP ceiling natin. Meron siyang ilaw dito sa likuran. Yan po yung kanyang ilaw. Then dito meron tayong third set. Ayan, so left and right. Ito yung kanyang third set. At the same time, ito makita natin yung matting natin dito is brand new na po yan mga kal. Ayan, so dito naman tayo sa gitna natin ng ating unit. Ayan, so naka captain seat din. Meron siyang armrest, meron siyang headrest. Ayan, so yan po yung bottle holder niya, nasa door pads na niya. So manual sliding lang po yung mga ganito mga kal. Hindi po siya power slide, pero power window po yan. So up and down. So meron siyang handle dyan. Meron din siyang extra fan dito sa gitna. Ayan. Then dito makita natin brand new yung matting natin. So nandyan pa din yung original. Then dito naka plastic na din. Then dito rin makikita natin yung ating jack at saka tie wrench. Ayan. So meron din siyang riser sa gilid. Kita natin yung riser natin. Yan po yung riser natin. Ayan. So dito naman all power. Power window. Ayan. So dito rin sa likuran, ayan, power window din. Then dito, lahat ng sliding baffle dapat naka sarado po siya para ma-open natin yung ating window. So ito, yung mga window natin sa ating mga minivan, hanggang dito lang po yan mga kal. For safety po yan sa mga bata. So hindi po yan tutuloy sa pinaka-ibaba. So hanggang dito lang po yan. Ayan, so angat natin. Ayan. So meron siyang ang kaganahan sa mga ganitong unit mga kol, marami siyang lagay ng bottle holder. Dito rin meron siyang bottle holder sa kabilang door din sa passenger side. Meron din din dito, meron siyang bottle holder dito sa kanyang dashboard. Left and right po yan mga kol. Ayan, so auto fold, ayan, functional. Ayan, so adjust natin yung mga mirror. Ayan, ayan, taas, then left and right. Ayan, so functional. Kabila naman, ayan, taas and baba. So functional po dun. So yan, makita natin dito mga kol, meron tayong lagayan dito sa itaas. Ayan, so yan po yung kagandahan sa mga DE17 OV variant mga kol, kasi meron silang lagayan sa itaas. Ito yung mga meron ganito is DE17 V na power window lang po. Sa mga non-power window, sa mga DE17W, wala pong lagayan dyan sa itaas. Ayan. So dito naman tayo sa dashboard. Yan po, sabi ko kanina, meron siyang mga cup holder left and right. Ayan, din dito meron tayong nilagay na digital temperature gauge. So makita natin dito yung kanyang temperature and yung RPM, nandito rin. Then 4x4 switch. Ito yung 4x4 switch natin. Ayan, so makita natin yung 4x4 nyan. Then dito makita natin yung ating headlight adjuster. Adjust natin yung headlight natin. Halimbawa mataas yung kanyang headlight, so adjust lang natin dito. Then fog lamp switch, nandito rin. Ayan. So yung wiper natin is dito sa left side. Then yung ano natin is signal at saka left and right signal is nandito sa right side. Ayan, so ito yung headlight. Ayan, so functional, high beam and low beam. So makita natin dyan. So yung kagandahan din sa mga ganitong unit, napakalamig po ng aircon. So kami, yung mga personal gamit namin ng mga unit, hindi na po kailangan ng mga mini fan. Ayan, so kita natin, meron siyang indicator sa door. Kung meron siyang naka-open indicator sa ating yung indicator sa ating handbrake at saka yung brake fluid natin. Ayan, so pakita din natin dito yung panel natin. So yan po yung mileage natin. So ayan, makita natin check engine,
oil, then battery, then power steering indicator. Then makita din natin dito yung overheat indicator, yung kulay red. Ayan, so katabi ng ABS indicator. Ayan, so yung mileage pala natin mga kol is 165,037 kilometer yung tinakbo niya from Japan at saka dito. Tapos natin to na test drive, long drive. So yan, dito rin makita natin meron tayong 9 inches Android touchscreen steering wheel, reverse camera. Then yan, makita natin yung ating hazard switch. Then dito makita natin yung aircon natin. Ayan po yung blower ng aircon natin. Ito yung switch. Ayan. So 5-speed manual transmission dash cam. Ayan. So kompleto po siya sa sun visor. Ayan. So handbrake. And dito yan, makita natin yung ating clutch pedal, brake pedal, din yung ating accelerator pedal. Ayan. So check natin yung makina natin mga kol. Ayan. So ito yung makina natin. So yung makina natin is RO6E engine, DVT. Ayan, so ito yung DVT cylinder niya. So injector, isa, dalawa, tatlo. Then dito yung PCB valve, yung ating camshaft sensor nandito. Ayan. So yung crankshaft sensor natin nandiyan sa ilalim. Then yan, so dito makita natin yung ating knock sensor. Ayan. Then ito yung ating oxygen sensor, dalawang oxygen sensor. Ayan, temperature sensor nandito. Ayan. Then yung ating ignition coil at saka spark plug nandito sa ilalim. So 14mm po yung spark plug nito mga kol. Tapos makita natin, ayan po yung kanyang torque. Ayan. Sa kanyang spark plug. Ayan. So napakaganda nito mga kol. Kasi napakatipid sa gas yung mga ganitong unit. Kasi VVT, tapos fully electronic, yung kanyang accelerator pedal. Ayan, so sensor na po yan. So wala na po siyang cable papunta dun sa ating throttle body. So check na din. Ayan. Ayan. So napakintab ng unit natin. Ayan. So dito naman yung side. So dito yung gas tank opener natin. Ayan. Ayan o. Ayan. So ito yung throttle body natin mga kol. Is fully electronic. So wala na po siyang cable. Hindi na tayo mag-uuri na mayroong maputol na cable. Kasi fully electronic po to. So yan, makita natin. Ayan. So alternator natin. Aircon compressor. Ito yung main fuse box natin. So dito yung makita natin yung fuse box ng ating ignition, starter, ayan, so headlight, sa battery, is nandito po lahat. Ayan. So makita natin yung aircon din na relay nandito din. Ayan. Ayan. So ito yung ating air filter housing. Ayan. So balik natin. Yun. Yan. Yan, balik na natin. Dito yung ating ECU ng ating unit. So ito, yung mga ganitong unit is bihira lang po yung masisira yung ECU. Ayan. So dito tayo sa hood natin kung ano yung makita natin. Ayan. So dito naman tayo mga kol. Ito yung coolant reservoir natin. So coolant po yung gagamitin natin dito mga kol para maiwasan po yung pagdumi sa cooling system natin. Ayan, coolant po yan, cooler blue yung gamit natin ngayon dito. Ayan. So kita natin dito mga kol yung ating windshield washer reservoir, yung brake fluid natin. So yung aircon natin, so brago na po yung freon. So itong ano natin. Ayan, so converted na po sa alloy po yung ano na, or bronze yung ating radiator kasi yung dati is food na. So yung conversion natin is baki-baki or secondary gearbox.
yung gamit natin sa conversion nito. Yung inabot, yung basic setup nito is nasa 330,000, pero kung mga ganitong setup, upgraded na yung unit mga call, is umabot ko ito ng 438,000 kasama yung roof carrier, ladder, solid na front and rear bumper, itong mga hood dyan kasi yung original is wala yan, tapos yung fog lamp yan sa fender, matte rim tar, lift up, Android stereo, dashcam, at saka third seat. So yan po yung inabot is 438 from 330, mag-upgrade yung may-ari, kaya umabot siya ng 438,000. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pag-subaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe, din click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo ito. Ingat po mga call, and bye bye, God bless po sa ating lahat.